Welcome to Church of God, City of Makati. We're glad that you're with us. We will be starting soon. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcast on Facebook, Thursday nights at 7. Communion is every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers and grape juice or anything similar. If you wish to give, you may send to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. Thank you and God bless. Sige po, tayo po ay magsisimula na po sa ating pong pananambahan po sa Panginoon. Allow me to read in Psalm 135 verses 1 to 3. Sabi po dito, praise the Lord! Hallelujah! Praise the name of the Lord! Praise Him, O servants of the Lord! You who stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises to His name, for it is gracious and lovely. And I believe po today we are ready to worship the one true God po. Amen po. The Lord is good. Amen po ba dun, church? Kaya pwede ba ngayong umaga, bigyan mo siya ng mataas at malakas sa palakpak. Hallelujah! Hallelujah, God! We praise Your holy name. Sing praises to You. We bless Your holy name in this place, Lord God. Can we sing this morning? Now is the time for all people from every land to come together. Now is the moment for worship. We enter in withholding nothing. He's worthy, exalted. He's high and lifted up. Can you sing? Sing, sing unto the Lord. Open up your heart. Make a joyful noise in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord. Lavish in the love, let the praises ring in the sanctuary. Sing. Can you clap your hands a little bit higher for the Lord? Can you sing one more time? Now is the time for all people from every land to come together. Now is the moment for worship. We enter in withholding. Can you declare? He's worthy, exalted. He's high and lifted up. Sing, sing, sing unto the Lord. Open up your heart. Make a joyful noise in the sanctuary. Sing. Sing unto the Lord, lavish in the love. Let the praises ring in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord. Open up your heart. Make a joyful noise in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord, lavish in the love. Let the praises ring in the sanctuary. Gotta open up your mouth and give Him praise. Open up your heart and give Him praise. Leave your holy hands unashamed in the sanctuary. Gotta open up your mouth and give Him praise. Open up your heart and give Him praise. Leave your holy hands unashamed. Sing, sing, sing. Gotta open up your mouth and give Him praise. Open up your heart and give Him praise. Leave your holy hands unashamed in the sanctuary. Gotta open up your mouth and give Him praise. Open up your heart and give Him praise. Keep your holy hands unashamed. Sing, 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 sing. Sing unto the Lord. Open up your heart. Make a joyful noise in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord. Lavish in the love. Let the praises ring in the sanctuary.
Jesus ring in the sanctuary. Sing. Come on, church. Can you give him the best clap offering this morning? Sino po dito ang magsasabi na ang Panginoon po ay mabuti? Can I hear a shout of amen? And we sing. Whoa, the King broke chains of me. Your love has set me free. Now all I can do is live. Pwede bang i-declare mo ngayong umaga? Whoa, the walls came crashing down with one word from your mouth. Now all I can do is live. Can you raise your hands for the Lord? We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen, we are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love it, sing, sing. Oh, praise you, Lord. I praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. Hallelujah. We sing to you. Whoa. Sing your love. Your love has rescued me. Now I live in victory. Now all I can do is can somebody declare this morning? We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen, we are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love me, sing, sing. Praise the Lord! Oh, praise you, Lord. I praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. Praise you, Lord. I praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. Hallelujah! We declare. Whom the sun sets free is free indeed. Whom the sun sets free has liberty. Your love has taken chains of me. Ikaw ba'y pinalayo ng Panginoon? Can you declare? Whom the sun sets free is free indeed. Whom the sun sets free has liberty. Your love has taken chains of me. Pwede ba sumama ng kamay? Whom the sun sets free is free indeed. Whom the sun sets free has liberty. Your love has taken chains of me. Can you praise the Lord? Oh, praise you, Lord. I praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. Praise you, Lord. I praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. Hallelujah! Can you declare? You are good. Sing to you, Jesus. You are good. Come on, church. Hey, give him the best clap offering this morning. He's good. He's good. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, dear God, you are good. In every season of our lives, you are good. Hallelujah, dear God, you are worthy of every single praise, of every single voice lifted up in praise. You are worthy. Hallelujah. Dear God, sa umagang ito, wala kaming ibang pangalang itinataas. Wala kaming ibang pangalang pinupuri kung hindi ang pangalan mo. So Lord God, we just acknowledge
your presence in this place. Just pour out your presence this morning. Hallelujah. We praise your holy name. Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed the heaven shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above Jesus, I love you. Jesus.
Jesus, I love you. Can you sing to Jesus? I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. You lift your voice. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
lift your voice, sing your praises. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, church. Don't stop praising the holy name. Don't stop praising the holy name. Pala ng Panginoon ay sumigaw ng malakas na Amen! Amen! Thank you, Lord. Sige, bago tayo maupo, kaway-kaway sa katabi, sa likod, sa harap. Hello! Welcome! Praise God! Hello! Ayan! Praise the Lord. Pwede niyo bang bigyan ng magandang ngiti ang inyong mga katabi? Yan, yung iba nakamas pala. Enye-enye. So, praise God. Praise God na tayo po ay nandito ngayong umaga. Amen po? Amen. Hallelujah. Thank you, God. Si Pastor, wala po siya ngayon. Nasa kabilang, may... Mayroon pong in-invite po siya sa isang anniversary ng isang church at sabi niya, sabi mo, say hello to everybody. So, hello daw. Ayan. Pinapaabot ko sa kanyang ating, ang kanyang pag-hello sa ating lahat. Amen. Praise God. So, masaya po ako na makita kayong muli ngayong umaga. Amen. Pwede niyo ba akong bigyan ng magandang ngiti? Parang nakalahat kayo naka... Natakot ako. Ay, naranasan niyo na po ba yung mawala? O kaya yung mga kamag-anak niyo o mahal sa buhay ay nawala? No, tapos hinahanap niyo talaga ilang araw, ganun ano. Alam niyo po si Bunso, si Dan, yung nagbe-base po dito. Bunso ko po yun. Ay, naranasan niya na po na, sabi niya kanina, now you have to correct the history. May mali daw ako doon. Pero, anyways, nung siya po ay, nung maliit po sila, palagi silang sinasama ng kanilang, sa Taguig pa po kami nakatira, palagi silang sinasama ng kanilang ninong at ninang sa grocery. So pag nag-grocery, maliliit pa po sila, akay-akay na sila. And sa kanilang isang araw, sa kanilang pag-grocery, nawala sa paningin nila yung maliit kong anak. So... Nabisi sila sa pamimili. Kinuwento na lang nila sa amin to kasi hindi kami kasama. So, nabisi ang ninang at yung mga ate, nakalimutan nila yung maliit na bata. Si Dave ata kasama, hindi ako sure. Baka ma-correct na naman ako dito. So, tapos maya
maya-maya, si Ninong na nasa labas, narinig niya, may batang umiiyak. Familiar siya sa iyak ng anak. Kaya sabi niya, parang si Dan yun ah. Pinuntahan niya nandun sa tabi ng guard yung aking si Bunso at umiiyak. Yun kasi nga, sa kanyang paglalakad, siguro habang masaya siyang naglalamyerda sa loob ng grocery, hanggang wala na yung mga kasama niya, eh maliit pa siya siyempre, di ba? Hindi mo makita yung sa mga stalls doon. So, nag-iiyak siya na wala siya. Pero praise God kasi, eh may guard, marunong siyang pumunta sa guard. Yun. Or narinig siya siguro umiiyak. Yung pangalawa, eh ito daw po ay hindi naman niya pala ate. Hindi daw niya first time sumakaino ng jeep. Kinokorek niya sa akin kanina. Naiayusin yung kwento mo, mali. Hindi pala niya first time. First time niya nasasakay ng ibang jeep. Yan. Pero naalala ko kasi, first time ko siyang hinatid, kaya ganun na lang yung prayer ko dun sa harap po ng COG Pasay. Lord, ingatan mo yung anak ko. Tapos hanggang dun po sa may kanto, sinisipat ko yun. Yung jeep niya ba? Lord, pagliko kasi noon, ando na sa Bonifacio Elementary School. So, dun nag-aral yung mga ilang taon sila doon. Baka mali na naman. Tama ba? Bonifacio Elementary School. Kritiko talaga. Magandang mga kritiko naman yan. Tapos, nung hapon daw, yung uwian, ang gusto niya kasi, sasakyan niyang jeep doon na mismo sa harap. Inaayos ko talaga yung kwento ko. Doon na mismo sa harap ng church, bababa. Eh, nung moment na yun, namali siya kuya doon ng sakay na jeep. So, instead na pupunta ang Harrison, napapunta ng pa Taft siguro yun. Yun yung kanyang nasakyan jeep. So, palayo na sa amin, nasa may Harrison kami sa Pasay. Doon kami nakatira. So, pahapon na, wala pa yung anak ko. Kabang-kaba na po ako. Biko, ano kayong nangyari? Eh, sabi ko, baka traffic. Pero sabi ko, parang hindi naman mabigat yung traffic. Tapos, baka may ginagawa sa school. Ginawa ko, tinawagan ko na lang po yung guard, yung sa school. Sabi niya, ay ma'am, wala nang bata dito. So, doon ako talaga kinabahan. Di ba, parang, yung anak mo, expected mo na dadating, wala. So, talagang kabado ang nanay. So, pray na ako, oh Lord, ano ba, papapulis ko na ba? Ba't wala ilang, medyo matagal-tagal na, padilim na. Maya-maya, nag-abang po ako sa labas ng gate. Di pa ganun yung COG Pasay. Dati, maganda na po ngayon. So, pag ganun ko, nakita ko po siya, naglalakad, dala-dala yung mabigat niyang bag. Lalakad siya, tapos, alam, pawis na pawis. Eh, pawisin po talaga yun. Idilalong parang dugyot na itsura niya. Pawis na pawis. So, sabi niya, pagkakita niya sa akin, nag-iba yung mukha niya. Tapos parang, alam mo, paiyak na. Tapos bigla siyang sumubsob dito. Iyak na siya ng iyak na gano'n. Ko, uy, anak. Eh, naiyak na rin ako. Kasi natuwa ko, nakauwi na siya. Iyakan kami, oh, what happened? Ano nangyari? Namali daw siya ng sakay ng jeep. Yan. So, instead na paharap, susubukan niya kasi yung bago niyang ruta. Marunong na, hindi pala talaga first time. Subukan niya daw bago niyang ruta. Experiment, no? So, iba yung nasakyan niya. Pero mabuti na lang kasi po pag namamalengke kami, tinuturo ko sa kanila, oh, ito yung Libertad, ito yung mga store doon. Sabi niya, parang di daw siya familiar doon sa paglagpas na yun. Tapos nung papunta na doon sa may mga store na yun, sabi niya, hala, ang layo ko na. Dito kami namimili, namamalengke ni nanay. Kaya ginawa niya, para, baba siya. Tapos malayo-layo na yung nilakad talaga ng anak ko. So naglakad siya. Kaya pagdating niya sa bahay, ay doon sa tinitirahan na namin, pawis na pawis siya. Pero tuwan-tuwa naman ako kasi, alam ko na sinamahan siya ng Panginoon. Naging aware ba siya sa paligid niya? O kayong mga nanay, pag sinasama niyo yung mga anak niyong maliliit, sabihin niyo sa kanila talaga yung mga lugar-lugar. O familiarize nyo, tandaan mo to, ito yung sapatosan, ito yung gano'n. O kasi natandaan, yung dito kami nagpagawa ng gano'n. So yun, I was grateful to God kasi He kept Dan safe. Ano po, and naging aware siya sa surroundings niya, kaya he was able to go back by foot, no, dun sa bahay namin. Naglakad na lang ang aking anak. Di ko pala natanong, bakit wala na siyang pamasahe noon? Eh malay natin. Hindi niya talaga alam, ano. As hindi na kami umabot sa pulis. You know? So, nakakatakot pala yung mawawala, ano? Nakaranas na ba kayo ng mawala? Hindi pa yung maligawa, as in talagang nawala ka. So, nakakatakot.
Sa ating study today, we will talk about one of the parables of Jesus, isa sa mga parabola ng Panginoon, and we will see ano ba ang makukuha natin sa parable. What does the parable say about our God? What does it say about us and our relationship with one another? Tingnan natin, napakaganda po ng learnings that I've gathered dito sa parable na ito. And basahin po natin sa Luke chapter 15, verses 1 to 7. Sabi po dito, tax collectors and other notorious sinners often came to listen to Jesus to teach. Anuhin niyo po yan, ha? Medyo tandaan niyo siya. Yung mga tax collectors and other notorious sinners often came to listen to Jesus to teach. This made the Pharisees and teachers of religious law complain that he was associating with such sinful people, even eating with them. So meron silang reklamo sa Panginoon. So ang sagot ni Jesus told them this story. If a man has 100 sheep and one of them gets lost, what will he do? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he will joyfully carry it home on his shoulders. 6, when he arrives, he will call together his friends and neighbors, saying, "Rejoice with me, because I have found my lost sheep." In the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. Ang title ko po ngayong umaga ay Went Missing. Yan. So tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, we acknowledge your presence in this place. We acknowledge your Holy Spirit, and in the name of Jesus, we are asking, Lord, that you will just have your way in everyone, Lord, in sa aming heart, sa aming mind. Lord God, allow us to focus on you. And Lord God, kausapin mo talaga kami, Panginoon. Binabind namin ang anumang uri ng disturbance, anumang uri, Panginoon God, ng mga bagay that would hinder your word to be planted in their hearts. Lord, thank you na ikaw lang po ang marinig, ikaw po ang kumuusap sa amin at maunawaan talaga namin. Ito pong prayer namin in the name of Jesus. And everybody say, amen and amen. Alam niyo, napakahalaga po na maunawaan natin yung konteksto. Bakit ba may ganitong pangyayari sa Biblia? Bakit ba nangyari na may mga nagtanong sa Panginoon at ang sagot ng Panginoon, instead na sagutin niya lang, kasi gusto ko lang makasama. Kundi merong instead na ganun, sinagot niya sa isang parabola. Ano ba ang whole context, no? Broad context nito, broader context. Dito po kasi ay makikita natin na simula pa noong sa Old Testament, ang Panginoon, ang Diyos Ama, no, wala pa si Jesus noon, meron talaga siyang utos sa mga propeta na pagsabihan yung mga leaders, yung mga pariseo, yung mga leaders of the law noong unang panahon, na yung mga kings and judges, ayan, yung mga sila dapat yung mag-shepherd sa kaniyang mga anak, na sila yung mag-aalaga sa bayan ng Israel, ano, kaya merong mga judges, ayun, nasa DSR natin yun. Yung recently, may mga judges, ano po, na itinatalaga ang Panginoon. Nang sa ganun ay napapangalagaan yung bayan ng Israel. Pero these people na binigyan ng trabaho ng Diyos na gawin ito, nag-fail sila. Nag-fail sila, kaya ang bayan daw ng Panginoon ay scattered. Kung saan sila napunta, madami sa kanila ay napariwara sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. At sinabi ito ng Panginoon ahead of time sa kanila na ito ay mangyayari, but I will do something. Sabi niya sa Ezekiel chapter 34, hanggang 16 po sana yung ibibigay ko dyan, pero 1 and 2 na lang kasi ang emphasis is the Lord being the shepherd. Sabi dyan, "For thus says the Lord God, indeed I myself," si Lord mismo, "will search for my sheep and seek them out," sabi ng Panginoon. "As a shepherd seeks out his flock on the day he is among his scattered sheep,
so will I seek out my sheep and deliver them from the places where they were scattered on a cloudy and dark day. So, sinabi ito ng Panginoon sa kay Prophet Ezekiel to warn the leaders, ano, that you're supposed to be the one who is taking care of the Israelites, pero hindi nagagawa. Kaya sabi niya, ako na yung gagawa. Ako na yung magsi-search, magsi-seek sa aking mga anak para makabalik sila. At dun sa verses 13 to 16, makikita po natin na sinasabi doon ng Lord kung paano niya sila gagamutin, kung paano niya sila pakakainin, kung paano niya sila pagagalingin. So, alam kasi ng Panginoon yung nararanasan ng kanyang bayan. No po? Kaya sinabi niya to in advance. At si Jesus, sa panahon ng New Testament, yun yung inassert niya sa sarili niya na ito yung trabaho, ito yung pinapagawa sa akin ni Father God, na muling maging, na muling akayin yung kanyang bayan pabalik sa kanya. No po? At dahil sa kanyang pagmamahal, sa pamamagitan ng pagmamahal at kahabagan para sa mga taong mahina at punong-puno ng kasalanan, kaya siya nakikipag-usap sa mga sinful, sa mga makasalanan na minimension ng mga Pharisees na ito, yung mga tax collectors at mga sinners. Mamaya titingnan natin, bakit ba ang laking issue kung tax collectors sila? Ano po? Ito yung gustong gawin ng Panginoon na maibalik sila sa kanya, no, mga Hudyo din kasi sila, maibalik sila to repentance, ano po, makalapit ulit sila sa Panginoon. At ito nga yung mga audience ng Panginoon, yung mga Pharisees, mga writers of the law, no, scribes sila, ay nagtanong sila sa Panginoon, sabi nila, bakit ba nakikipag-tropa ka sa mga yan? No, ayaw nila. Kasi mataas yung tingin nila sa kanilang mga sarili, pero dito ay pinapabatid sa kanila ng Panginoon na, hey, yung challenge ay dapat nasa inyo. Dapat kayo yung umaabot sa kanila, pero hindi nagawa. Kaya sinasabi ng Lord dito na gusto ko, inaabot sila ng Panginoon with love and with mercy. At sabi niya sa John 10, verses 11 to 16, sabi ni Jesus, no, dun sa Old Testament, sabi ni Father God, I will come down and gather all people like a shepherd. Sabi ni Jesus dito, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. But a hireling, yung mga bayaran daw na nag-aalaga, he who is not the shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. Pag nakakita sila ng may aatake, ang ginagawa ng mga hireling, dahil hindi naman sila totoong shepherd, di sila yung may-ari, ang gagawin nila, tatakbo daw sila. Hindi nila ilalagay sa panganib ang kanilang mga buhay para iligtas yung kanilang mga tupa. Verse 14, I am the good shepherd and I know my sheep and I'm known by my own. As the Father knows me, even so I know the Father and I lay down my life for the sheep. The other sheep I have which are not of this fold, them I will bring also and they will hear my voice and there will be one flock and one shepherd. So dito si Jesus, siya ay naparito sa lupa para akayin muli pabalik sa kanya sa fold ng House of Israel, yung mga Israelita. Yun yung kanyang unang layunin, ano, hanapin yung mga lost sheep of the House of Israel. Pero ang ganda na makikita natin dito na but he would also seek the other sheep not of his fold. He will also bring into the flock yung mga hindi niya talaga mga tupa. At sino yun? Yung sabi dyan, yung mga Gentiles. Sino yun? Tayo yun, hindi tayo mga Hudyo, pero hinanap tayo ng Panginoon at isinama niya tayo sa kanyang mga tupa, no, sa kanyang fold. Isinama niya tayo na maproteksyonan, isinama niya tayo sa kanyang fold. Yun ang ginawa ng Panginoon. Pero, anyways, this passages provide yung broader context at sa pamamagitan din nito, maintindihan natin na gaano kahalaga yung pakikipag-usap na ito ng pagsasabi na ito ng mga teachers of the law at saka yung mga Pharisees sa kanilang conversation ng Panginoon. Maintindihan natin, ay, noon pa pala merong pinanggalingan bakit ganito yung sagot ng ating Panginoon. At yung tingnan natin sa verse 1
ng Luke 15, sabi po dito, "Then all the tax collectors and the sinners drew near to him to hear him." No po. Sino ba itong mga tax collectors na ito? Sabi ko kanina, iti-take note natin to, titingnan natin. Sino ba itong mga tax collectors? Para sa mga Pharisees at sa mga teachers of the law, sila yung mga una collected taxes on behalf of the Roman government. Sila po yung taga-collecta ng mga taxes in behalf of the Roman government. Ibig sabihin, nagtatrabaho sila sa Roman government. They were under the rule of the Romans before, no po. So, doon sila nagtatrabaho. Kaya itong mga tax collectors, ang turing sa kanila ay mga thieves and traitors, no po, mga magnanakaw at mga traidor. Kaya they were regarded as especially heinous and extreme examples of sinners. Ganun yung tingin sa kanila ng mga Pariseo at ng mga teachers of the law. Ang tindi, no, kapag ka tax collector ka, kinamumuhian ka ng bayan. No, kasi tingin nila, ay, magnanakaw yan. Ay, traidor yan kasi nagtatrabaho sa gobyerno ng Romano. At, intindi, heinous and extreme examples of sinners. Yun ang tingin ng mga Pariseo sa kanila. Yung isa pang grupo ay yung mga sinners. Ito naman mga sinners, they were regarded as outcasts. Not only because they were actually open sinners. Hindi, niregard daw sila na, alam niyo yung pag sinabing outcast, hindi kasali. Hindi talaga belong. No? Hindi sila belong dun sa group. Kaya, itong mga Pariseo, yun ang tingin sa kanila, hindi kayo dapat dito, hindi kayo kasali. Kasi, ano sabi dyan? Open sinners. Hindi sila nahihiya na gumawa ng kasalanan. No po? Parang normal na sa kanila na gumawa ng kasalanan sa tingin. At lalo na kapag nakikita ng mga Pariseo at ng mga teachers of the law. Sabi pa dyan, because they did not follow their own legalistic traditions. Hindi sila sumusunod sa mga legalistic traditions. May mga batas po kasi ang mga Hudyo na kailangan gawin mo, by letter talagang gawin mo kung ano yung inuutos nila. Meron silang mga weirdong law na halimbawa yung paghugas ng kamay, kailangan mauuna yung left ata or right pagka no, may kasalanan ka na. Kailangan pagka Sabat, hindi ka pwedeng magkarga ng mga mabigat na bagay. Hayaan mo mahulog yan. Magstay lang dyan. Napakadaming mga legalistic traditions na ini-impose nila sa mga tao. Kapag hindi ka doon nakasunod, ang regard na nila sa iyo ay sinner. Ano po? Pero kapag ka ikaw ay sumusunod sa mga kautusan ng mga Pariseyong ito, ang tawag doon ay Pharisaic law. Ano po? Wait, they were regarded as righteous. No po, ang tawag sa, ay, matuwid ako kasi sinusunod ko by the letter, no po, yung mga kautusan. Isa sa napakagandang ma-observe natin dito, anak, click mo na nga yung verse 2. Sabi dyan, "And the Pharisees and the scribes complained, saying, this man receives sinners and eats with them." Isang magandang mapapansin natin dito, sabi dyan, "Then all the tax collectors and the sinners drew near to him to hear him." Lumalapit sila palagi kay Jesus, no? Malapit sila sa Panginoon, lumalapit sila sa Panginoon, welcome sila sa Panginoon, and tropa nila si Jesus. Bakit tropa? Sinakikikain sila kasama ng Panginoon, di ba? Hindi ka naman basta kakain na lang kung kanino. Katropa nila si Jesus, no? Hindi nangingimi si Jesus na makipag-fellowship sa kanila o makipag-bonding sa kanila. Hallelujah. At ang tingin din ng mga Pariseo sa mga taong ito ay mga unclean, no? Kaya pagka nakipag-eat ka with them, nakipag-fellowship ka sa kanila, ang tingin na rin sa iyo ay unclean. Nakakatuwa si Lord kasi instead na paliwanagan niya ng ganito na ginagawa ko, bakit ba nakikipag-uusap doon ang Panginoon? O bakit ganun yung attitude ng mga Pariseo at mga teachers of the law? Ang sagot ng Panginoon ito, verse 3, "So Jesus told them this story." Hindi na siya nagsalita. Kinuwentuhan na niya at sinabi niya yung parabola, no?
Usually, he would do that, especially in front of the Pharisees and the teachers of the law. Kasi alam niyang madunong sila. So, ang kaparaanan niya ng pagsagot ay sa pamamagitan ng parabola. At ito ang sabi ng Panginoon. So, Jesus told them this story. Yung sa kanilang pagko-complain sa Panginoon, bakit ba nakikipag-banding ka sa mga taong yan? Eh, mga makasalanan yan, makakadiri yan, mga ganyan yung buhay nila, outcast yan. So Jesus told them this story. If a man has 100 sheep and one of them gets lost, what will he do? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? Which of you men, if you had 100 sheep and lost one of them, wouldn't leave the 99 in the wilderness and go after the one that was lost until he finds it? Sinasabi dito ni Jesus na tinitingnan niya yung na dun sa mga Pariseo, natingnan niyo nga yung sarili niyo. Tingin niyo matuwid kayo pero taliwas doon sa ginagawa niyo, yung mga ipinag-uutos niyo, yung mga ginagawa niyo. Sino nga naman ba ang magiiwan ng 99, hanapin lang yung isa? Di ba tayo, minsan barya natin, di ba? Pag may nahulog na, lalo na sa putik mahulog, di na natin kukunin yun, di po ba? Aayawan na natin, ay, okay na lang to. Maliban na lang pag talagang yun na lang yung barya mo. Na po, gagawin mong parang para mabuo. So, may mga pagkakataon tayo na gano'n na hindi tayo concerned dun sa, ay, isa lang naman yan, okay na, go on na with life, kasi isa lang naman yan, di ba? Yun lang naman yung nawala, isang piraso lang naman, pero hindi ganun sa Panginoon. Amen? Kasi sa Panginoon, everyone, every sheep counts. Sa Panginoon, malhaga yung bawat tupa. At yun po yung unang lesson na titingnan natin patungkol sa Panginoon. With God, everyone has value. Amen. Sa Diyos, everyone has value. Ang bawat isa ay mahalaga. Pinapahalagahan ni Jesus ang mga itinuturing noon na thieves, traitors, outcasts, sinners, and unclean people. Pinapahalagahan ito ng Panginoon. Tayo, sa totoong buhay, no, may mga pagkakataon talaga tayo na kapag yung isang tao ay parang ang tagal nang di pa nagbabago, tinutubuan na ako dito, nang tumanda na ako, di pa rin nagbago, ang tagal-tagal. Sobrang pahirap sa buhay, no? Hindi nagbabago. Parang ang dating sa atin ay mag-give up na nga lang, ayoko na. No po? Gini-give up na natin. Pag may mga tao na bumagsak sa kasalanan ay para bang iniiwanan na natin, ano? Pero ang Panginoon ay hindi ganon. Hindi ganon sa kaharian ng Panginoon. Amen? Hindi po ganon sa kaharian ng Panginoon. Sa kaharian ng Panginoon, ito ay parang good shepherd. It's like a good shepherd who has a flock of 100 and then when he lost one, he would go out and find where that lost flock is and bring him to the fold. Ibinabalik ng Panginoon sa fold. Alam niyo, napakaganda nitong verse na to sa Psalm 8 verse 4. Sabi diyan, "What is man that you are mindful of him?" Sino ba ang tao na iniisip mo siya? "And the son of man that you visit him." Yung word na visit diyan sa original, ang ibig sabihin po is to give attention to or care for. Sino ba ang tao, no, na binibigyan mo ng atensyon? Sino ba ang tao na kinikare mo? Sino ba ako, sabi ni David, na binagbibigyan mo ako ng halaga? Oo nga, bakit ba nagki-care sa akin ang Diyos? No? Sino ba ako para mag-care siya sa akin? Sino ba ikaw para ganun na lang ikaw pag malasakitan ng Panginoon? No po. Why would He give attention to us? Eh tayo nga hindi nagbibigay ng attention sa Kanya. No? Why? Bakit ako hindi naman ako nagbibigay ng attention sa Kanya? Lumalayo ako sa Kanya? No? Bakit ako tago nga ako ng tago?
Bakit ako? Eh, umaayaw na nga ako. Pero ganun yung pagmamahal ng Panginoon, ano? Stubborn yung love ng Panginoon sa atin. Amen? Naalala ko po yung kantang yan. Pagka mag-audition po kami sa nung college, nung Christian ako, pagka mag-audition sa mga kantahan, yan naman yung... Nung hindi ako Christian, ang pang-audition ko ay, ikaw lamang ang aking iibigin. Tapos hindi ako nasasali. Tapos nung Christian ako, lagi kong favorite yun, yung stubborn love. No? It's your stubborn love. Kakantahin ko talaga, ay, that never lets go of me. I don't understand how you can stay. Perfect love, embracing the worst in me. Tapos may iba pang lyrics. Hindi ko nasasakantahin. No? Yung stubborn love ng Lord. Yung makulit na pagmamahal ng Panginoon, ine-embrace yung worst in us. No po? Yung stubborn love ng Panginoon, nagbibigay halaga sa atin. Wow, ano? With God, everyone has value. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahalaga ka kay Jesus. Ay, may iba na naman sa inyo, nagsasalita mag-isa. Dapat may kausap ka. Mahalaga ka kay Jesus. Yan, no? Mahalaga ka kay Jesus. Alam niyo, grateful talaga ako sa Panginoon na He is mindful of me. No po? He is mindful of me. His mind is full of Annie. Madami siyang magandang bagay para sa akin at para sa iyo. Sabi ng salita ng Panginoon, He prepared in advance good things for you to do. Sabi ng Biblia, wow! Hindi siya nag-ready ng mga pangit na bagay para sa iyo. Good things dahil meron siyang magandang plano sa iyo. Amen ba doon? Kasi valuable ka sa Kanya, mahalaga ka sa Panginoon. Kung may mga tao na hindi ka pinapahalagahan, gusto kong marinig mo ito ngayon, pinapahalagahan ka ng Diyos. Amen po ba doon? Pwede bang palakpakan natin yung Diyos na nagbibigay ng halaga sa atin? Yung Diyos, hallelujah, no po, na pinaparamdam niya sa atin na mahalaga tayo. Amen? No? Mahalaga tayo. Kay God, mahalaga ka. Hallelujah. Mahalaga ka. You have value sa Panginoon. Glory to God. He is mindful of you. Everyone has value. Kung binabasta-basta ng iba, well, i-encourage mo yung sarili mo. Mahalaga ako sa Panginoon. Amen, di ba? May moment kasi talaga sa buhay natin. Alam niyo yung misa pag mag-isa ka, yung parang naisip mo, ano ba yan? Hirap-hirap ng buhay. Parang wala namang magmamahal sa akin. No? O talaga mararamdaman mo yun. Pagkalala, pagkapagod ka, no? Tapos ang dahil mong may mga biglang mga problema, no? Bayan, Lord. Tapos mapapaisip ka na lang, takbok sa Panginoon. Luhod sa Panginoon, manalangin. At mararamdaman mo yung pagyakap ng Panginoon. Anak, naririnig kita. Amen? Anak, alam ko yan. Alam niya kasi bago pa mangyari sa buhay natin. Amen? Because we are valuable sa mata ng Panginoon. Amen po ba doon? Amen. Pwede patapikin mo yung katkatabi mo na natutulog na ata. Sabi mo, mahalaga ka sa Panginoon. Yan. Mahalaga ka sa Panginoon. Hallelujah. So with God, everyone has value. Yung pangalawang point natin is this. The one missing affects the whole. Ate. Ate Hana. Nag-ano siya. Oh, yes, Lord, I'm valuable. The one missing affects the whole. Napansin niyo yan sa isang puzzle piece. Kapag nawala yung isa, naapektado yung kabuuan. Di po ba? Apektado yung buong puzzle. No? Apektado. Bakit apektado? Kasi parte tayo ng isa't isa. Parte yun ng puzzle.
At ganun din sa buhay natin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. We are part of a community. We are part of the body of Christ. When one is missing, it affects the whole body. Ano po? Bakit nasabing one is missing? Kasi nung binilang ng shepherd, nagbilang siya ng ulo, ay teka lang, kulang. No po? Kasi kasama siya doon sa fold. Kasama siya doon sa grupo na yun. Kung di ka naman doon kasama, hindi ka naman mabibilang eh. Pero kasama ka kasi doon, kaya pag nawala yung isa, pag binilang, hahanapin ka at naaapektuhan nun ang iba. Kasi magkakaugnay tayo. Amen po ba doon? Magkakaugnay tayo. Kaya kapatid, pag nawala ka, may epekto ka sa iba. Sabihin mo nga, huwag kang mawawala. Sabihin mo sa katabi mo. Huwag kang mawawala, sabi. Oh, sige, huwag hindi. Okay na. Parang masama lo. Huwag kang mawawala. May epekto pala yun sa iba. Alam niyo po, ito yung essence ng kaharian ng Panginoon. Kasi tayo ay family. No po, we are brothers and sisters in the Lord. And we are joined with one allegiance, and that allegiance is Jesus. No, allegiance to Jesus Christ. Amen po ba? No, meron, doon tayo nag-uugnay sa Panginoon. Because we belong to the body of Christ, when one is missing, something about us is missing as well. No po? So, tingnan mo yung tabi mong, kung meron, kung may bakante ba dyan, oh, may missing. Di ba? So, may missing piece. Ang dami, no? Daming upuan. So, nakakaapekto sa kabuuan. Kaya dito, mahalaga na hindi tayo basta-basta mag-give up kung kanino man. Amen po? Hindi tayo basta dapat mag-give up. Lalo na dun sa mga umayaw sa Panginoon. No? Huwag tayo mag-give up. Huwag tayo mag-give up na abutin po sila. No? Dahil tayo ay nasa tema ngayon ng pangangaluluwa. Naisip ko lang na hindi lang naman yun sa mga hindi nakakilala sa Panginoon. All the more, no, sa mga nakakilala sa Lord, dapat nating abutin na manumbalik sila kay God. Amen po ba? No, na manumbalik sila sa Panginoon. Bakit? Dahil mahalaga sila kay Jesus. No, mahalaga sila sa Panginoon. Pag-isipin talaga natin, napakadaming reason para naumayaw, na umalis. No? Yung iba dahil nagalit, na-upset. No, madaming bagay na ikinagalit, madaming bagay na ikinapset, o na-annoy sila, no po. Yung iba na saktan ng kanilang mga damdamin dahil sa sinabi sa kanila o ginawa sa kanila, kaya umayaw na. Minsan yung mga tao na umayaw kasi sila mismo meron silang nasabing masakit o nagawang mali na nahiya na sila, kaya ang tendency nila is to alienate themselves from others. And sometimes, may mga tao talaga na hindi makastay sa isang pwesto, palipat-lipat lang talaga. Pero, sabi ng isang Bible commentator, yung mga tupa daw kasi, talagang may tendency sila na to nibble. Alam yung nibble, kain ng kain, ang hindi nila namamalaya, naliligaw na pala sila. No? Habang may green pasture, sige, kain, hanggang naliligaw na sila. Ayan, kakasunod niya sa anong chat, tapos sige, i-click mo. Isa pa, paano ba ako nawala? No? Sige, lakad na kasi siya ng kung saan, tuloy-tuloy lang sa kain. Hindi daw dahil stubborn sila o rebellious sila, yun talaga lang ang nature nila, na ang mga tupa ay laging naliligaw. Laging naliligaw. May kanta nga, di ba? Tupang ligaw. So, dahil may mga tupa na laging naliligaw, napaka-patient ng mga shepherd, palaging hinahanap, laging ibinabalik sa fold. Ano po? At yun ang magandang balita sa atin, mga kapatid, na meron tayong good shepherd, at yun si Jesus, na lagi tayong hinahanap. Sabi mo nga sa katabi mo, like ang hinahanap ni Jesus. No? Minsan, feeling natin, wala naman, naghahanap sa akin. No, lagi tayong hinahanap ng Panginoon. And hinahanap niya tayo hanggang sa makita niya tayo. And when He does, He brings us back to the fold. Amen po ba doon? Yun po yung model na dapat nating gawin bilang mga anak ng Panginoon, bilang church, ano, na maging witness tayo sa iba, pabalik sa Panginoon. Hindi tayo maging
uy, nagdadalaga. Hindi tayo maging kontento na doon sa mga nakikita lang natin tuwing Sunday. Amen? Wag po tayo makontento. But to be persistent about reaching out to those who went away, ano, nasaktan or whatever. Sabi po ng Jude chapter 1 verses 22 to 23, and you must show mercy to those whose faith is wavering. Rescue others by snatching them from the flames of judgment. Show mercy to still others, but do so with great caution, hating the sins that contaminate their lives. Dito po may tatlong tao na may tatlong grupo na sinabihan ni Jude na ito yung pagkalooban yun ng kahabagan. Those whose faith is wavering, no? Yung mga, sa original po, yung show mercy to those who are wavering, faith is wavering, ano, i-reprove mo daw sila, sabi sa original, dun sa original, at i-remind mo sila na sa kanilang pananampalataya, i-rebuke mo sila kung kailangan nilang i-rebuke sa kanilang pananampalataya. So medyo, we waver ang kanilang faith, ano pala, kahabagan natin sila at i-rebuke natin ng konti. Pangalawa, yung mga nasa bingit na ng kapahamakan, ano, dahil sa kanilang mga ginagawa. Anong sabi dyan? Snatch them from the flame. No, meron na yung action na matindi. No po, kagaya nung kanina may pinakitang picture si Joel, ano, nagmumotor. Eh, sa kanyang adrenaline rush na, eh, kasi andun yung baby niya. Siyempre, diba, gagalaw ka na para hindi mapahamak yung anak mo. Ganun tayo, para hindi mapahamak, kukunin natin bigla, hindi natin nahayaan na mahulog sa bintana yung anak natin o kakilala natin, di po ba? Hindi tayo babagal-bagal kapag alam natin na mapapahamak na gagawin na natin yung lahat. At pangatlo, dun sa mga matigas pa rin ng ulo, ayaw pa rin masunod, sabi ng salita ng Panginoon, show mercy to still others. Kaya lang, mag-ingat ka, baka mahawa ka nila. No po, nire-remind tayo ng Jude. Oo, abutin mo sila pero mag-ingat ka, baka mahawa ka ng kanilang mga nagagawang kasalanan. So, mahalaga na maging aware din tayo paano tayo aabot sa mga nais nating abutin. At dito nagtapos itong parabola. Sabi niya, when the shepherd has found the lost sheep, he carries it on his shoulders, rejoicing. When he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found the sheep which was lost. At ganito yung itsura ng isang shepherd na masaya, no, na nakuha na niya yung kanyang sheep. Pati yung sheep, masaya siya. Sabi niya, yes, hindi na ako mawawala. Kasi napaka-vulnerable nila sa wilderness. Madaming, lalo na po pag mataba, punong-puno, malaking-malaking yung fleece nila. Hindi sila, pag natumba sila, doon na sila mamamatay pag wala pong shepherd. So, ayan. So, ano yung last point natin? Let's do all we can to bring them home. Amen? Gawin natin ang lahat para maibalik sila sa fold, sa Panginoon. Yung kaparaanan ni Jesus sa pagsabi ng kwento na ito, tungkol sa shepherds and all his friends and neighbors rejoice, sabi niya ng Panginoon at na natin sa verse 7, no, amplified version, ano, sabi diyan, thus I tell you, there will be more joy in heaven over one, especially wicked person who repents, changes his mind, abhorring his errors and misdeeds, and determines to enter upon a better course of life than over 99 righteous persons who have no need of repentance. Dito makita natin sa pag amplify, no po, ng amplified translation, na ipinakita niya na itong taong ito pinagre-rejoice ng Panginoon, o nagre-rejoice ang mga makakakita sa taong ito. Bakit? Kasi merong siya din mismo ay nagkaroon siya ng change of mind. At inayawan na niya yung mga mali at yung kanyang mga maling gawa, at naging determined siya na sumunod sa Panginoon. So kapag hindi tayo nag-give up sa mga tao, ganyan yung mangyayari sa kanila. Amen? Makakasunod
sila sa Panginoon. At sabi nga, may rejoicing daw sa mga nanunumbalik sa Panginoon. Amen ba? Merong kagalakan sa langit. E paano sila maibabalik kung di naman tayo gumagawa ng paraan para maabot natin sila? No po. May mga lugar sa paligid natin na parang ayaw natin puntahan. No? Kasi, bakit? Kasi may mga droga dyan. Ako may mga, kanina si Ate, may mga addict dyan. May mga naku, lugar yan ng prostitute, naku, lugar yan ng mga sugalan, lugar yan ng violence, no? At ayaw nating ma-associate sa kanila, no? Ayaw nating makita man lang na nandun tayo with them. Kasi mas concerned tayo sa anong iisipin ng iba, anong sasabihin ng iba. Alam nyo, dun sa first part ng parable, yun ang dahilan bakit tinuro yun ng Panginoon. Kasi yung mga tao, mapanghusga. Mapanghusga agad. O nakikibonding si Jesus doon sa mga ano, yun ang inisip. Ay, madumi ka na rin. Hindi nila kilala ang Panginoon doon sa area na yun. Sino ba kasi yung mga nasa paligid natin? No po? Iba mga kamag-anak din natin yung iba doon? No? Mga kapamilya natin, kaibigan natin, mga asawa natin, anak, yung uncle, aunties, pinsan, manugang natin, biyanan. Inaayawan natin kung nasan sila minsan, pero connected pala tayo sa kanila. No po? Connected tayo sa kanila in some way. It is not a waste of time when we associate with these people. No po? Hindi pala waste of time, kagaya ni Jesus. Hindi waste of time yung ginawa niya na nakipag-bonding siya sa mga taong ito. May isang pastor na kinonviction ng Holy Spirit na pumasok siya sa isang notorious na lugar. And na sinabihan siya ng kanyang mga congregants na, "Pastor, huwag kang pupunta dyan, ha? Naku, madaming ano dyan, madaming masamang influence, masamang elemento." So, parang na-convince naman si Pastor, "Sige nga, huwag na nga." Pero si Lord, si Holy Spirit, kinoconvince siya sa puso niya, "Puntahan mo sila." So, isang araw, pumunta siya doon. At dahil kilala din siya sa kanilang lugar, pagpunta niya doon, sabi ng mga tao, "Kaya nandito yan." Sila yung parang sa yung sila yung nag-judge kay Pastor. "Bakit nandito yan? Ang ginagawa niyan dito? Hindi naman yung taga dito." Ganun, ganyan tingin sa kanya. Pero siya, sabi niya daw sa Panginoon, "Ano ba yan, Lord? Ba't mo ba ako pinapasok dito?" So, si Lord, basta dyan, stay ka lang. So, habang nag-stay siya doon, pangiti-ngiti siya sa mga tao. Pero sila, "Ano ginagawa mo dito?" Wala na siya. Pero doon lang siya, nakasmile lang siya. Tapos eventually, may lumapit sa kanya. At nagtanong, "Ay, ano po bang ano?" Tapos nagkwentuhan na sila. Tapos yung isa, naging dalawa, at dumami na yung mga nakakwentuhan niya. Nakakonnect na siya doon sa mga tao. And nalaman niya na, pambihira, karamihan pala sa lugar na to ay mga kamag-anak nung nag-church sa amin. Mga kamag-anak pala nila, mga yung isang anak na nawala nandun, yung mga, doon sila nagtago dahil doon sa lugar na yung mas feel nila natanggap sila doon kaysa sa labas. Ano po? O sa doon sa bahay ng mga Christian. So, nung sinabi yun ng pastor, nag-isip sila, "At talaga po ba?" At nagawa sila ng paraan na maabot yung community at na-transform ang church. Ano po? Dahil sa isang step na yun na nilagay ng Lord sa buhay ng pastor na ito. Si Lord, nung sinabi niya na yung pag-aabot natin o pangangaluluwa sa mga tao to go and make disciples, dapat buksan natin isip natin na hindi lang yun sa mga hindi mananampalataya. No, habang inaaral ko po ito, na-realize ko na, wow, may harvest pa din within the circle that we have, no, sa mga families natin. Kung gagawa natin ng lahat ng effort para dun sa mga non-Christian sa labas ng pamilya natin, no? Kawawa na din naman yung nandun. Dapat pala, kasama sa ipangangaluluwa natin ay yung mga mahal natin sa buhay. Amen po ba? Huwag nawa natin yung kalimutan na, ay, ito din, pag hindi ito naabot ng Panginoon, alam natin kung saan ang tungo nila. Nawa magkaroon taga tayo ng ano sa puso natin na hindi tayo magtatangi. Madalas binigano natin na ipag-pray
na merong umabot sa kanila. That is good. Pero minsan kasi, ang kadahilanan lang naman kaya hindi natin sila maabot kasi meron tayong hindi pagkakaunawaan sa kanila. Doon sa church na yon, na nangyari, nung nag-reach out sila doon sa lugar na yon, nagkaroon ng pag-uusap yung mga magkakamag-anak at sila ay naging nagkabati-bati. Ano, nagkaroon sila ng reconciliation at naibalik ulit sila sa simbahan. Sa Panginoon, everyone has value. Baka naman, kaya hindi natin nare-reach yung iba dahil merong mga samaan ng loob. Habang inaaral ko to, na-realize ko na, Lord, malapit ka na talagang dumating. No po? At napakadaming mga balakid sa puso namin para hindi namin magawa yung pinapagawa mo. Una kasi, lagi namin sinasabi na, may ginawa yung kasalanan sa akin, hindi ko yung mapatawad. No po? Yun palang ganong bagay ay balakid para gawin natin yung kalooban ng Panginoon. So, para ma-reach out natin yung dati namang nasa Panginoon, kaya lang umaayaw na siya dahil nagkaroon ng samaan ng loob. Tayo palang mga Kristiyano yung dapat na umabot sa kanila. Amen po? Yun po yung tinuturo dito ni Jesus. Tayo pala yung dapat unang step na abutin natin sila, hindi pa tayo yung tayo pa yung mapagmalaki. Dapat tayo pala yung magpapakumbaba at aabot sa kanila. Kasi mahalaga sila din sa Panginoon. Amen po ba? At yung isa na nawawala, may epekto yon sa kabuuan. No? May epekto yon sa kabuuan. Kaya dapat gawin natin all we can to bring them home. May mga tao na hindi na natin maibabalik dito kasi meron na silang sa ibang gawain. Pero there are people within our reach that we can really touch, connect with, and bring back to the Lord. Amen? Bring back to the Lord. Yun kasi ang nature ni Good Shepherd. Yun ang nature ng ating Panginoon. Amen? At nawa yun din yung maging kagaya din tayo ng Panginoon na abutin din natin. Meron ka bang mga kamag-anak na ilang taon mo nang hindi kabatian na dapat pala tayong mga Kristiyano, sila tayong aabot sa kanila. Meron ba tayong mga tao na kailangan nating ma-rescue? No? Tayong mga Kristiyano na nakakakilala sa Panginoon at naranasan yung pag-ibig ng Panginoon, i-rescue natin sila, maibalik natin sila sa Panginoon. Amen po ba doon? So, pwede po bang tumayo tayong lahat? Ay. Alam ko may mga mahal tayo sa buhay na kailangan nila ang Panginoon. Amen. May mga kamag-anak tayo, mahal sa buhay, familia natin, mga anak natin, no? Isang challenge sa atin, huwag po tayong mag-give up. Amen. Huwag po tayong mag-give up sa kanila. Pero gawin natin ang lahat para maibalik natin sila sa Panginoon. Ngayong umaga, ay lalapit po tayo sa Panginoon at alam kong malamang nasa isip nyo yan, kung sino yung taong yan, nasa puso nyo yan, ilapit natin kay God na siya yung gumalaw, bigyan tayo ng courage, na po, ng courage, ng tapang, na gawin yung tama, nang sa ganon ay maibalik natin sila sa fold ni Jesus. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Lord, alam mo yung mga sitwasyon namin at kilala mo yung mga mahal namin sa buhay na nasa isip namin, di man yung mga anak, maasawa, o yung nasa outer circle ng family namin, Panginoon. You know them, especially those, Lord, na kailangan ka talaga, Panginoon. Maaring hindi namin nakapalagay ang loob, nagkaroon kami ng hindi magandang relasyon, Panginoon. O God, Lord, bigyan mo kami ng courage, ng tapang,
at ng humility at the same time, Panginoon, na maging daluyan mo, makapag-reach out kami sa kanila, maabot namin sila sa iyo, nang sa ganun, Panginoon, makabalik sila sa iyo. Kasi alisin mo yung anumang bagay na bumubulag sa kanila, anumang mga mabibigat na damdamin, Panginoon, nagkukos, Panginoon, para hindi mag-penetrate, Lord, yung love mo, yung words mo. Pero walang imposible pa sa iyo, Panginoon. Walang imposible sa iyo. Dahil you value everyone, God, at nais mo talaga silang abutin. So, Lord God, dito sa Church of God, City of Makati, dalangin namin, O God, na gawin mo kaming daluyan mo, Panginoon, para sa aming mga mahal sa buhay, Lord God. Kung yung mga na nag-stop na, Panginoon, yung mga malamang, Lord God, alam namin nasa condition sila na nahihirapan dahil mahirap talaga ang malayo sa'yo. Kaya Lord God, dalangin namin na abutin mo po sila sa pamamagitan namin. Kami ay maging mga kamay, mga paa, mga bibig mo, Panginoon, na magbabahagi ng iyong magandang balita para sa kanila. Tulungan mo po kami, Panginoon, at patawarin mo po kami sa mga bagay na naging matigas din ang aming mga puso para sa kanila. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na magpatawad. Tulungan mo kami na abutin talaga namin ang aming mga mahal sa buhay. Thank you, Father. Amin po itong itinatalaga sa iyo. At sa mga susunod na araw, alam po namin kung aakto kami ng tama ayon sa kalooban mo, Panginoon, ay manunumbalik sila sa iyo. Salamat, Lord. Binabalik namin lahat ng papuri at pagsamba sa iyo. In the name of Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Sige po, i-ready po natin ang ating mga kaloob sa Lord. Thank you, Jesus. By the way, kung sino pa po sa inyo ang gustong mag-enroll sa CLDP 1, 2, and 3, kagaya na banggit ko na nakaraan, yung CLDP 1, ito ay basic foundation of salvation of your relationship with the Lord. So, kung ikaw ay, you want to enroll on this, Ate Girlie is there. She can take your name. You can write your name over there. At yung sa CLDP 2 naman, ang requirement doon, kailangan natapos ka na sa CLDP 1. At CLDP 3, requirement is that you have undergone CLDP 1 and 2 already. So, pwede ding mag-refresh, no, kung feeling mo na natapos ka na, pero parang nakalimutan ko na, meron akong kausap no karaan, nakalimutan ko na pwede mag-refresh. So, maganda ding mag-refresh. At lahat po ng mga leaders, yung mga hindi pa nagtitake ng CLDP 3 na leaders or nagtake ka na, meron tayong refresher course. Hala, maganda yan. So lahat tayo may refresher course. Gusto ko yun, no? Parang bagong ano ulit. Yan, so lahat po tayo. Amen. So tapos, ready na po kayo. Lahat po tayo ay tumayo. Itaas po natin ang ating mga kaloob sa Panginoon. Thank you, Lord. Father God, we continue to worship you with these offerings. We pray, Lord, na maging daluyan ito ng kaluwalhatian sa iyo at Panginoon, O God, maging katugunan sa anumang pangailangan ng iyong church. Salamat, Lord God, na as we do this, Lord God, sabi ng word, you will meet our needs as well. Thank you, God, for your blessing upon your people as we give in the name of Jesus. Itaas pa natin ang ating kamay for the benediction. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, and everybody say, amen and amen. God bless you. See you on Sunday. May midweek service na po pala tayo every Thursday, 7:30 p.m. here at church. Amen.